Amen. Sa mga masigabong malakaman para sa Diyos na buhay na nabit. Hallelujah, hallelujah. At ngayon, sa wala ng pag-atagal, ating ibigay kay Pastor Nante. At siya na rin bahala mag-introduce sa kanyang grupo, mga kapatid, kasama niya. Ibigay sila ng mga awitin. Huwag kayong manood dyan. Wala kayo sa lahat sa entertainment. Amen. Wala kayo sa Itbulaga. Tayo ay nasa simbahan ng Panginoon. Mag-worship tayo. Ating ibigay ang papuri sa Panginoon. Pastor Nante Tan. Praise the Lord. Palapakan naman natin sila, mga kapatid. Praise the Lord. Praise God. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Praise God. Ilan lang yung mga kilala ko dito, mga kapatid. Sister Jean. Oh, dito kayong mga kapatid. Praise God. Purihin ang Panginoon. May mga bago akong nakikita, mga kapatid, na lubos na magaganda sa ating Panginoon. Praise God. Kumusta po kayo? Praise God. Hallelujah. So, awit ako sa ating Panginoon, mga kapatid. Alam ko mga singer kayong lahat. Ano ipin nyo lang ay ito lang. Hey, hey, hey. Alam nyo yan, di ba? Single, approachable, affordable, and visible. Si Brother Arnel, mga kapatid. Praise God. Hallelujah.
At ang pangalan ko mga kapatid ay si Brother Nante. Okay. Dati mga kapatid para akong si Agamulak, ngayon parang si Dating Labra na. Sama naman ang tawa niyo. Hallelujah. Kayo ba'y nagagalak sa hapong ito? Wala na pong hihigit pa sa pagkakatipon mga kapatid. Maliban sa gawain ito. Kapagkat nandyan ang ating Panginoon. Huwag kayong mag-alala mga kapatid, paminsan-minsan lang tayo dito. At kami, sumatatapos tayo mga alas 12 ng gabi. Hallelujah. Sino bang mga milyonaryo dito? Itaas ang kamay. Gusto ko yan, positive. Praise the Lord. Hallelujah. Awitin ko mga kapatid ay tungkol po sa pera. Okay? Okay. Sinado dahil sa pera. Sa lahat namang may pera dyan, mapalad kayo. Ang pera'y nagpapasigla. Ang pera'y nagpapasaya. Kay sarap ng buhay kapag maraming pera. Maraming bagay mabibili sa pera. La 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 la. La 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 la. Pwede nang baguhin ang pangit na mukha. Dahil sa pera'y maraming himala. Magagara minsan ang pag-ibig sa pera'y nakukuha. Ngunit ako'y may napansin mabigat na suliranin. Sigla may halong masama. Dahil sa pera'y natuto kang magnakaw. Pagsinungaling, sugal at paglalasing. Pinag-usapan ay pera. Pera, makapangyarihan ka. Ang pera, ikaw ay may mukha. Ang pera, minsan ay masama. Pari, sundalo, padre, pastor o ministro, doktor, abogado o taong religyoso, mahirap o mayaman sa pera may pangangailangan. Sa langit ang tama ay huwag magalit. Dahil ang masama ay wala sa pera. Ang totoong diferensya ay nasa tao pala. Kung ang pera'y may mukha,
Mga kapatid, kundi para po sa ating Panginoon. Paalala lang po yun. Hallelujah. Praise God. Ang sabi sa akin, alas 3, magpipreach si Pastor Jimmy. Okay. Nung umawit ako, mga kapatid, sa St. Joseph Palace Church, dyan, noong dati pa yun, been here last 2006. So, 6 years na nakalipas, mga kapatid. 21 pa lang ako noon. So, 6 years, 27 na ako noon. Hallelujah! Marami talaga pag tumama mga kapatid natin. Yung tawang ayaw talaga maniwala. Sinangaling ka, Pastor! Hallelujah! So nung umawit ako sa St. Joseph Parish Church, doon sa harapan ko mayroon babae doon dalaga na maganda mga kapatid. Iyak siya ng iyak pagkatapos kong umawit. Sabi ko, sis, ba't ka umiiyak? Sabi niya, brother, iniwanan kasi ako ng aking boyfriend. Diyos ko naman. So, ang awit na ito yung pinamagatang relax ka lang. So, sa lahat ng mga iniwanan ng dalawang boyfriend dyan, relax ka lang. May mga iniwanan ba ng dalawang boyfriend dito? Praise God! Okay, sa lahat ng mga bigo sa kanilang pag-ibig, sa kanilang mga negosyo, pangarap, anawit na nagsasabing, relax ka lang.
kapatid natin Panginoon, mga kapatid, praise the Lord, hallelujah. By this time po, awit po ang ating mga kapatiran, si Pastor Eme. Kung si ang Pilipinas, merong tinatawag na Father and Son, then si Kat Steven, meron ding awit na Father and Son. Sa iyong PC, meron ding Father and Sons. Mga kapatid, by this time, Pastor Eme, at sa kanyang mga binatilyo, mga kapatid. Praise the Lord. Ang lahat na pinagpala sa awit ni Pastor Tan. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Kami po'y nagagalak na nakarating sa dakong ito. Praise the Lord. At alam ko na ang iba sa atin ay sobrang namimiss na natin yung pamilya natin sa Pinas. No? Isa rin akong dating OFW, kami na mag-asawa ko. Kaya alam ko rin yung mga nararamdaman nyo. Amen. Pero habang nandito tayo mga kapatid, alalahanin natin na mayroong Diyos na kasama natin, gumagabay sa atin. Yun po ang malaking advantage natin sa iba mga kapatid. Dahil tayo ay mananampalataya sa Panginoon. Kung nalulungkot ka man, andyan siya. Nakita siya yung mga puso. Handa natin na tawagin ang kanyang pangalan. Praise the Lord. So mga kapatid, so mga kapatid, habang naglilingkod tayo, kay ganda po ng ating Panginoon. Kung tayo naglilingkod sa Panginoon, praise the Lord. Kung may pagsubok man tayo, andyan siya. Amen. Ito lang masasabi ko sa inyo mga kapatid. Kung minsan sa tayo ay nangangamuhan, minsan nakakita tayo sa amahamon natin, minsan masama yung mood nila minsan sa atin. Pero isipin nyo, kasama sa sweldo niyo yan. Praise the Lord. Praise God. Kapag nyerihan niya ang taglayan na tumbi sa kanya kamay, walang sino man sa kanya'y makakapantay. Kaya, untuk mengingat
Concert namin mga kapatid noong nakarang araw sa Friday's Bar and Restaurant sa Labang Town Center, sa mall. No? Saya, parang ganito din. Pero mas marami kami mga kapatid at full setup. At ito yung pinakamasayang awit na inawit ko doon. Kaya awitin ko rin po ito mga kapatid para sa inyo. Pwede bang tingnan mo yung katabi mo? I-memorize mo ng 2 seconds lang ang kanyang mukha. Praise God. Sinulat ko ito mga kapatid. I was inspired para ito sa mga taong pentasero, pentasera. Alam ko wala po yan dito ngayon ha. Praise God. Wala po yan ngayon dito. Okay, here we go. Ako agad ang bida. Ewan ko ba kung bakit nang nalaman ko mukha daw ako magsasaka. Upang sa manag-loob ay tatanggayin at ito'y mawawala rin. Memorize mo na? Okay. Saya-saya natin. Here we go. Ngunit hindi ko natiis. Ako'y nagtatanong, bakit ba talagang ako'y mukhang magsasaka? Ito ang sagot nila. Sapagkat ang katabi ko daw ay mukhang kalabaw. Ay di maiwasan, walang mangyayari kung iyong papatulan. Ang solusyon, kaibigan, ay ngumiti ka nalang. Sila ngayon natulala sa kanilang nakita. Ako daw ay may pagbabago, mukha na daw Kristiyano. Hindi nila alam ang sikreto. Totoong may pagbabago kung tanggapin si Jesucristo.
Praise the Lord. Praise the Lord. So lahat ng mga pintasero, mag-ingat kayo. Praise God. Tumayo tayong lahat, ating palapakan ng Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Come on, let's praise the Lord. Let's magnify His name. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise God. Napakagandang mga awitin. At nais ko lang banggitin sa inyo, mga kapatid, ang pagbunta rito ni Pastor Nante at ang Dangkolos Boys. Yan ang pangalan ko sa inyo, Dangkolos Boys. Praise God. Ay sarili po nilang pamasahe yan. Amen. Pagpapakan naman natin, mga kapatid, pag-sacrifice, amen. Pero alam nila na hindi yan sacrifice, it's a privilege, mga kapatid. Lalo na pagpara sa gawain ng Diyos, it's always a privilege, mga kapatid. Sapagkat pag ang Diyos ang nag-bless, mga kapatid, sobra-sobra, higit pa rin sa ating iniisip. Amen, amen. Praise God. At sa walang pagkatagal, mga kapatid, atin nang ibigay sa lingkod ng Panginoon. Praise the Lord. Pastor Jimmy Sulit, mga kapatid, natutuwa ko, may nag-post sa Facebook. Sabi niya, tiyak ko, Sulit talaga ang pagdating ni Pastor Sulit. Amen. Praise God. At natutuwa tayo sapagkat ang Panginoon ay may ginagawa at may gagawin, mga kapatid. Pastor Sulit po ay matagal na sa ministry. Siya po ay naging teacher namin nila Pastor Yap doon sa Bible School. Way back 19 forgotten na tayo. Yung ako po ay naging head sa evangelism. Si Pastor Sulit din po ang aming advisor. At higit sa lahat, siya po ang pastor ni Sister Geraldine doon po sa San Juan, mga kapatid. Amen. At actually, under Pastor Sulit's ministry, doon kami nagkakilala ni Sister Geraldine. Malaki ang utang natin kay Pastor Sulit. Amen. At narito siya, mga kapatid, to bless us with the word of the Lord. Tayo makinig at hayaan natin na ang Panginoon ang kumilos sa atin sapagkat naniniwala tayo may gagawin ng Panginoon. And the Lord is gonna pour out His Spirit in our midst today. Amen. Come on, let's clap our hands one more time. Let's thank the Lord. Let's bless the Lord as I call on the man of God, Evangelist Jimmy Sulit, to preach the word of the Lord to us today. Praise the Lord. God bless you, Pastor. Thank you, Pastor Richard. God bless you, mga kapatid. Kamay mo, katabi mo at sabihin mo, kumusta ka na? May energy ka pa ba? Praise God. Hallelujah. Mga kapatid, magandang hapon sa inyong lahat. Atin mo nang itaas ang ating mga kamay at iwagayway natin sa Panginoon. At dito tayo, mga kapatid, dahil hindi po para makinig ng awit. Para hindi po kita ako o sino man sa atin, kundi tayo ay andito dahil gusto nating mapuri at manwalhati ang ating Panginoon. Hallelujah! In this place, anywhere in the world to be at is in this place. Because the presence of the Lord is in this place, mga kapatid. Wala sa mall, wala sa restaurant, kundi dito sa lugar na ito, at the best na lugar. Hallelujah! Another clap for the Lord. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Thank you, Lord. Hallelujah. Let's praise the Lord. Let's give this praise and praises to God. We love you, Lord. We give you praise and glory. You are number one in our lives. Hallelujah. Hallelujah. Oh, bless everyone, Lord God. Hallelujah. Praise God. Praise God. Hallelujah. Mga kapatid, makakaupo na muna tayo. I want to greet you in the name of Jesus Christ. Greeting from our churches in Metro Manila and from Novaliches and San Juan. I thank Pastor Richard and his wife na ako po ay inanyayahan at maging kayo rin, mga kapatid. Ako'y nagpapasalamat na makita kayo. Sino dito ang mga Bisaya? Pwede kita sa kamay. Maayong hapon sa inyong ganun, mga Ibsoon. Mga Ilocana, madaydayaw po. Madaydayaw. Madaydayaw tiya po kapsat. Okay. Sino yung mga Tagalog? Tagala. Oh, praise the Lord. God bless you. Mga kapatid, napakaganda. Greeted doon at I appreciate Pastor Nante and company na tayo ay pinasaya sa pamagitan ng
kanilang magagandang awit, di ba? Alam ko kasi meron tayong mga kalungkutan dito, di ba? Hindi pwedeng sagutin ng pera ang ating mga pangangailangan. Sabi na Solomon, money answers all things. But despite the fact na marami tayong pera, may kulang pa rin sa ating buhay. Ang kulang na yan, mga kapatid, hindi lalaki ang makakapagtapat niyan. Ang Panginoong Jesus, mga kapatid. Di ba? Kung meron mang tigok sa inyo, mga kapatid, nariyan ang ating Panginoong Jesus. At I appreciate the two guys na kilala ko kanina at si Pastor Wilson na narito din, mga kapatid. Mga kapatid, tumayo tayo sa walang pagtatagal. Nais ko na buksan natin ang ating mga puso because the Lord is going to do something great this afternoon. If we will only open our hearts, dahil lang makakatugon lang sa ating pangangailangan. Whether you are sick in your body, whether you have a need, I tell you, God is the answer to all of our needs. Maaring nalulungkot ka sa asawa mong naiwan, o kaya maring iniwanan ka ng boyfriend mo, sumulat sa'yo ng please release me and let me go. Don't you worry, relax ka lang, sagot ka niya. Sagot ka niya, mga kapatid, praise God, hallelujah. Purihin ang Diyos at tayo ay magbukas na ating Bible, mga kapatid. I want to deliver to you a message from the Lord which God has given me deep down from my heart when I was roaming around the Philippines preaching the gospel. I've been traveling all over the country, mga kapatid, for quite some time. At halos buong sulok ng Pilipinas ay naabot ko yung kamusliman. At this step yet ay pupunta ko doon sa north, sa lugar ni Pastor Carion. I will be the guest speaker of their anniversary service. So, naniniwala ako na ang Diyos ay kumikilos sa Pilipinas at kumikilos din dito, mga kapatid. Huwag po tayong malungkot kung tayo ay tila hindi napapansin o kaya parang pinahihirapan tayo dahil yung mahal mo sa buhay, sila ang gumagastos ng pera mo. Huwag kang malungkot, mga kapatid. Look unto Jesus, may nagmamahal sa iyo. Diba? Please turn your Bibles with me in the book of Mark. Praise God, hallelujah. Kagagaling ko lang sa Palawan, mga kapatid, at I was invited to preach in their joint LA Men's Conference at napakaganda ng resulta sa Palawan. And I am inviting you to visit Palawan and visit the Underground River, which is one of the 7 wonders of the world. Kaya kung hindi pa kayo napunta, punta kayo doon, mga kapatid. Mark chapter 1 verses 12 and 13. And immediately the Spirit driven him into the wilderness, and he was there in the wilderness for 40 days, tempted of Satan, was with the wild beasts, and the angels ministered unto him. Let us close our eyes. I request the favor of Pastor Wilson to pray for the blessing of God's word. Pagkalumbong kapayapaan sa bawat isa, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Aking hinihiling espesyal na basbas. Oh, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Sa tingin po, upang ang lahat ng iyong mga nangarito, God, ay muling maranasan naman. Oh, hallelujah. Salamat po ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Kamayan mo yung katabi mo at sabihin mo, relax ka lang, sagot ka lang. Relax ka lang. Mga kapatid, sino dito ang namimiss na si Lord? Namimiss mo na ang presensya ng Panginoon. Namimiss mo na ang langit. Makakaupo na tayo, mga kapatid. Let us cultivate the presence or the attitude of praise and worship. Oh, hallelujah. Come on. Because if we're going to give our attention to the preaching of the word, the Lord will bless you. Those hearts who are open to the preaching of the word, the Lord will touch them according to their needs, mga kapatid. So sa hapong ito, kailangan meron tayong pusong mapagpuri sa Panginoon. Yuri Gagarin was the first cosmonaut who orbited the earth, and he told the audience when he came back, I've been out
of the world for thousands and even millions of miles and I have not seen God. Pero mga kapatid, nung si John Glenn, isang Kristiyanong lumabas dito sa ating kalawakan at pagdating niya doon sa outer space, everywhere I look, I see God. Ano ang kaibahan? Sapagkat si John Glenn ay sumasampalataya sa Panginoon. Amen. Ikaw mga kapatid ay sumasampalataya sa Panginoon at bukas ang iyong puso sa pakikinig ng salita ng Diyos. I tell you, God has something better for you this afternoon. Amen. Hallelujah. Wala tayo sa simenteryo mga kapatid na bawal sa atin ang mag-ingay, bawal sa atin ang pumalakpak o kaya bawal ang humiyaw. Tayo po ay nasa tahanan at bahay ng Diyos. Sabi ng Biblia, where the Spirit of the Lord is, there is liberty. Walang babawal sa iyo kung nais mong tumayo. Gusto mong sumigaw, gusto mong umiyak, gusto mong tumawa, gusto mong tumalon at ikaw ay sumamba sa Panginoon, magpuri. In the church world that we came from, we usually read a placard outside near the church, don't blow your horn, charge zone. Pero sa atin mga kapatid, okay lang mag-ingay tayo dahil tayo ay nakakilala sa Panginoon. Tayo ay pinalayak ng Panginoon. Hallelujah! At nadadama natin ang presensya ng Panginoon, mga kapatid. The Bible said that where two or three are gathered together in my name, there am I in the midst of them. Hindi mo maaaring nakikita ang Panginoon, pero sa hapong ito, I guarantee you, the Lord is here. Praise God, praise God, praise God. Mga kapatid, ang pamagat ng mensahe ko is, who is driving you? The Bible that we have just read, the text, after Jesus was baptized by John the Baptist in the River Jordan, he was driven by the Holy Spirit to the wilderness to fast for 40 days. And he was tempted by the devil. Mga kapatid, si Kristo sa kanyang pagiging tao, siya ay tinulak ng Espiritu Santo. Tinulak ng Jesus, was driven by God. Ikaw, sino ang nag-drive sa'yo? Sino ang nagpapatakbo sa'yo? Merong aklat dito mga kapatid na isang bestseller o mega hit. This was written by Rick Warren, Purpose Driven Life. Meron ba kayo nito? Ito po mga kapatid ay sinulat ni Rick Warren, isang Baptist na merong 15,000 members in the United States. At kanya pong inilahat dito na nilalang tayo ng Diyos na may layunin. Yes. This book is a mega hit. More than 20 million in print, mga kapatid, and was translated into different languages used by different denominations as a source of their Bible studies, mga kapatid, at ito ay nag-sale ng $400 million worldwide. Wow. At sinabing all-time bestseller. Napakaganda po, mga kapatid, ng laman ito. Kung hindi nyo pa nabasa, this is all about you telling us na hindi ka napunta rito sa Hong Kong para maghugas lamang ng lababo. Hindi ka pumunta rito sa Hong Kong para magluhugas lamang, maglaba lamang ng lambing. May layunin ang Diyos kung bakit ka napunta rito. Kung doon sa Pilipinas, hindi ka nakapakinig ng pangangaral, mga kapatid, dinala ka rito dahil merong mangangaral dito, dahil mahal ka ng Panginoon, at kung ito man ay parang nalulungkot at walang nagmamahal sa iyo, merong Diyos na dinala ka rito para dito mo siya makakilala, mga kapatid, because God is the respecter of places anywhere in the world. Kumikilos ang Panginoon. Hallelujah, praise God. Palakpakan natin ang Panginoon. Ang aklat na ito, mga kapatid, ay napakaganda. At this book echoes the quotation of Winston Churchill, the Prime Minister of Great Britain, sinabi na, I will see that a man is indeed have a blind soul who cannot see that the great purpose and design is being worked out here below. Ikaw ay pinanganak, tayo ay ipinanganak, hindi tayo lumabas kung saan sa ang butas-butas ng kawayan o butas ng karayom. Ipinanganak tayo mga kapatid dahil may layunin ang Panginoon sa buhay mo.
hindi ka ipinanganak para maging DH o katulong lamang. Sabi nila, ano trabaho mo? DH lamang. Anong ibig sabihin ng DH? Domestic helper. Baguhin nyo na mga kapatid dahil medyo nakakapagbaba pag sinabing domestic helper. Ngayong napalitan, na ngayong nakilala mo na ang pangimpalitan mo ng devil hunter. You are now devil hunter. You are going to hunt devils in Hong Kong, mga kapatid. Dahil maraming mga tao rito, mga anak ng Panginoon dito, mga kapatid, na nag-aantay para ikaw ang magamit at tala sa kaharian ng Panginoon. And your attendance to this place is not an accident. It is willed by God upang ikaw ay makakilala at makalapit sa Panginoon. At kung ikaw may nalulungkot, mga kapatid, huwag kang mag-alala, huwag kang umawit na why does the sun go on shining? Why does the sea rush to shore? Don't they know it's the end of the world? It ended when I lost your love. Maraming mga tao, mga kapatid, na nalulungkot kung ano-ano inaawit. Umawit ka ng awit para sa Panginoon. Kagaya ng inawit kanina, napakasaya, napakaganda ng mga awitin, di ba? Hallelujah, praise the Lord. Masigabong palakpak sa pangalan ng Panginoon. Hallelujah. God has created you and me for His glory. Meron siyang layunin. At kung hindi mo pa natutuklasan ang layunin na yan, your coming here is not an accident for you to discover that purpose in your life. Kahit sabihin mo, Pastor, wala akong natapos, grade 1 lang ang inabot ko, no read, no write pa ako. Pastor, ganito lang, anak ako sa labas, wala akong saysay, para akong na-aksidente na ipinanganak. May mga tao, mga kapatid, na sinisisi nila ang kanilang mga sarili. Huwag mong sisirihan ang sarili mo, mga kapatid. Maaring ikaw ay pandak, maaring ikaw ay, sabi nga kanina, mukhang, hindi na makarabaw, mukhang magsasaka. Grabe na may mukhang ka. Oo nga. Bakit nga tayo masyadong conscious sa ating pagmumukha, no? Yung mga Filipinos, they are very dissatisfied on how God made them. Sabi niya, the Lord is not fair. Look at the Americans, they're very tall and with a very pointed nose. And they have a white complexion. While me as a Filipino, I'm very... Short. And my complexion is dark and I have a very flat nose. Pwedeng lapagan ng helicopter. Minsan masyado tayo, mga kapatid, na conscious, ano? Sa ating outward appearance, eh. Na minsan sinisisi nila ang Diyos, Panginoon, you are not fair. Bakit yung mga Americans, mga hukas yan, mga Panginoon, napakagwapo, napakaganda, pero ako ganito lang, huwag mong ismulin ang sarili mo. Because you were created in the image of God. Diba? Look at yourself at the mirror, mga kapatid. Napakaganda mo, eh. Kung walang ibang titingin. Alam mo, pero pinapatito ako lang ito. Minsan yung ating outward appearance nakaka-depress sa atin. Minsan, Pastor, meron mga tao na dissatisfied sa kanilang nose. Lagi nila itong pag umaga raw kasi, this is cartilage, eh. Made of cartilage, sumalambot. Lagi nilang pinipisil-pisil at sasabing tangos. Kasi gusto tumangos ang kanilang mga ilong, di ba? Very curious sila sa outward appearance. Ang iba naman, mga kapatid, ginagawa nila lagi ng pang-ipit sa sampaya at pang-ipit para tumangos ang kanilang mga ilong. Forget about how pointed your nose is, mga kapatid. Ang importante, meron tayong ilong. Amen! Pasalamat ka, ganun ang pagkagawa ng Diyos ng ilong mo, di ba? Ano kaya kung binaligtad ng Diyos ang ilong mo, mga kapatid? Ang putas papaharap sa langit, ituwing-tuwing umampun, di lagi kang magkakasipun, napakagastos, di ba? Kaya pasalamat ka, ganun ang ilong mo, di ba? Salamat sa ilong, Panginoon! Ako, mga kapatid, inalis ko na yun. Sabi nila, Pastor, wala ka ng buhok. Okay lang, mawala ng buhok, di ba? Huwag lang mawala ng Diyos, di ba? If you lose God, you lose everything. Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon. Si Leonardo da Vinci ay isang illegitimate child. You know who Leonardo da Vinci is? He is the
painter of Mona Lisa and Last Supper. Mona Lisa, the one who is a, who was a battered wife. Ang kanya pong pangalan ay si Lisa Anto de Maria. Siya ay battered wife. Sino dito ang battered wife? Kaya sa tampo, pumunta na lang sa Hong Kong. Baliktad na po ngayon mga sisters, hindi na battered wife, battered husband. Alam mo, si Leonardo da Vinci ay illegitimate, anak sa labas. But he contributed a lot to humanity and even Christianity. Look at Mona Lisa, mga kapatid. Mona Lisa is presently the highest insured painting or art icon. Insured at $150 million. Sinong gumawa? Isang anak sa labas. Kaya ikaw, maaaring ikaw ay nag-depress dahil natulong lang ako. Huwag ka ma-depress. Sabihin mo, hindi ako katulong. Anak ako ng Diyos. Amen. Wow, diba? Pag-anak ka mga kapatid ni Marcos o ni Jimmy o kaya anak ka ni Barack Obama, siguro napaka-proud mo because you are the son or the child of Barack Obama. But look, we are not even sons or children or daughter of Barack Obama. We are children of God. Amen. And your name is written in the book of life. Hallelujah! Kaya pangalan mo nakasulat sa aklat ng buhay. Pag namatay ka, pupunta ka roon, mga kapatid, hindi ka doon sa limbo, purgatorio pupunta. Doon ka sa paraiso, sa langit ka pupunta. Amen! Pagpapakan natin ang Panginoon. Now, sabi ng isang pioneer ng Pampangas, Bestos Hino, our life on earth is with a purpose. Meron naman talagang layunin, mga kapatid, pero dapat tuklasin mo ang layunin ng Diyos sa buhay mo. Are you a product of chance? Or God has created you because He has a purpose for you? Yes. Merong layunin ng Diyos, mga kapatid. Ngayon, kung hindi mo pa natutuklasan, hindi aksidente na napunta ka rito, dahil ngayon, the Lord is speaking to you, little by little, revealing to you what His purpose in your life, His purpose para sa buhay mo, mga kapatid. Kaya mag-isip-isip ka, Lord, ano ba ang gusto mong gawin ko? Ano ba ang layunin mo sa buhay ko, Panginoon? Hanggang ganito na lang ba ako? Hanggang diits na lang? Mga kapatid, may layunin ang buhay mo. Kailangan isipin mo, who drives your life? Bakit ka napunta rito? Maraming mga tao, mga kapatid, na they are driven by something. Maaring they are driven by a sabihin natin, religion. O kaya by the love of money. Kagaya ng aawit kanina ng Pastor Nante. O kaya ambition. O kaya power. Anything that a great force that drives them. Kung ikaw ako mga kapatid, ano ang nagpapatakbo sa'yo? Bakit ka andito ngayon? Meron bang kwersa na tumulak sa'yo? O baka merong masabi mo, somebody has invited me to come to this place and join your group or join your company. Mga kapatid, hindi po ito pagkakataon. Niloob ng Diyos dahil may layunin siya sa buhay. Amen. May mga tao na they were driven by great ambition to be somebody in this world. Ang iba, they were driven by their loved ones, husbands, or wives, or yourself, or even God, or even Satan. Ikaw, sino ang nagtulak sa'yo? Sino ang nagpapatakbo sa'yo, mga kapatid? Tayo ay free moral agent. Walang pwedeng mag-push sa'yo kung ayaw mo. The reason why pumunta ka rito, dahil mayroong puwersa na nag-lead sa'yo. Maaring yan ay Panginoon. Panginoon, okay, maaaring somebody, but I tell you, someone has driven you or pushed you para mapunta rito. And I believe na that someone is none other than the Lord Jesus Christ. Hallelujah, hallelujah. Mga kapatid, may mga tao na philosophy ang nagdadrive sa kanila. Sabi ni William Ernest Henley, I am the captain of my soul.
So ang ibig sabihin, walang pwedeng tumulat o mag-push sa kanila. Dahil ang mga tao na yan, sila ang nagpapatakbo ng kanilang buhay. Para bang doon sa kanilang kotse, sa sasakyan ng kanilang buhay, they are at the steering wheel at ang Panginoon ay nasa likod lamang ng kanilang buhay. Habang sila'y nagpapatakbo, mga kapatid, umaawit sila ng, and now, the end is near. And so I face the final curtain. My friend, I'll see it clear. I'll state my case of which I'm certain. And as Lord, I believe, I like that school. I travel it on every highway. Oh no, much more than this. I did it my way. Maraming mga Kristiyano, mga tao, na habang sila'y nagmamaniho ng kanilang buhay, pinapatakbo nila ang kanilang buhay, wala ang Panginoon sa kanilang buhay, nasa likod ang Panginoon, umaawit sila ng I did it my way. Kaya sa kanilang pagpatakbo sa kanilang buhay na wala ang Panginoon, they cross along the highway of life. Mga kapatid, huwag nating patakbuhin ang ating mga sarili sa sarili nating mga daan. It's very dangerous. Sabihin mo, umaawit ka, I did it my way. Sabi ng Biblia, there is a way which seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. I would rather give my life to the Lord and have Him drive my way. Hindi ako magdadrive ng aking sarili. Dahil ang aking sarili, mapapahamak ako, mga kapatid. Pero kung ibibigay ko sa Panginoon ang aking buhay, I am 100% safe in the hands of Jesus. Amen. Mga kapatid, naisip mo na ba ang patutunguhan mo? If you are driving your own life, at si Jesus ay nasa backseat lamang, it's time to switch seats. Vacate the front seat. Move over to the back seat until the Lord, Lord Jesus, I am giving you the steering wheel. Ikaw na ang magpatakbo ng aking buhay. Kaya katakot-takot ang aking problema. Katakot-takot ang aking kapalpakan. Katakot-takot ang aking kabiguan. Amen. Dahil sa aking mga plano at kagustuhan, nasa backseat ka lang. Hindi ikaw ang Panginoon at Lord ng aking buhay. Hindi ikaw ang kumukontrol ng aking buhay. Ako ang nagpapatakbo ng aking buhay. I am driving my life. That is the reason why I meet accidents along the highway of life. But from now onwards, Lord, ibibigay ko na ang buhay ko sa iyo. Panginoon, I'm going to vacate. I'm going to vacate the front seat at ako'y lilipat sa likod. At ikaw na, Panginoon, ang uupo dito sa steering wheel. Ikaw na ngayon ang magdadrive ng aking buhay. At pag ang Panginoon ang nagdrive ng buhay mo, mga kapatid, safe ang biyahe mo. Mararating mo ang iyong destinasyon at hindi ka maa-aksidente at hindi ka maa-aberya. Why? Dahil si Jesus na ang nangunguna, namumuno ng buhay mo. At kung ikaw, mga kapatid, ay pinamumunuan ng Panginoong Jesus, pagpapalain ang buhay mo, you are going to enjoy life to the max. Dahil sabi ng Panginoon, the thief cometh not but for to steal, but I am come that they might have life and have it more abundantly. Pagpapalain ka ng Panginoon kung ibibigay mo sa Panginoon ang iyong buhay. Mga kapatid, kahit lahat ng pera sa bangko, kahit lahat ng pera dito sa Hong Kong ay mapasayo kung wala naman ang Panginoon sa buhay mo. Sayang na lahat. Si Elvis Presley, mga kapatid, sa amin ang missionary namin, he was once attending a Pentecostal church. He attended the Assembly of God, another Pentecostal church. At noong siya ay mahirap pa, naranasan niya maging waiter, maranasan niya ang maging driver, taxi driver. Isang araw, while his mama's birthday was approaching, sabi niya, I'm going to save money for my mama's birthday. At mga kapatid, dahil gusto ka, usong-uso noon, o bagong labas noon yung turntable, yung mga plaka, sabi niya, ang iririgalo ko sa mama ko ay isang awit yung nasa plaka. At nung nakaipon siya, mga kapatid, to make this story short, nag-record siya ng awit na ang pamagat ay, That's All Right, Mama. At itong record na ito, para lang sa kanyang mama, regalo niya. Pero ang iba'y nakalusot sa mga radio station, pinatugtog na mga disc jockeys, at nagustuhan ang
ang brand ng music ni Elvis Presley, mga kapatid, at tumatawag doon sa tinatawag recording studio, kaya sa mga radio station, will you please play the song of Elvis Aaron Presley? That's all right, mama. Yun pala, mga kapatid, ang birth ng rock music. Nung ipinanganak ang ganung mga tugtog o mga beats, mga kapatid, tinanggap ng balana at nagkatapot kay Elvis Presley na matuklasan at mapunta sa singing career at sa showbiz, hanggang tinagurian siyang the king of rock and roll. At iniwan niya ang Panginoon, umaibulog siya, mga kapatid, sa singing career. At mga kapatid, walang tumalo sa kanya pagdating sa awitan at saka sa records, hanggang sa panahon na nahook siya sa iba't ibang mga babae. Ang babae lumalapit sa kanya para magpabuntis lang. At ang pera niya, mga kapatid, grabe, centimillionaire siyang namatay. Pero mga kapatid, nung namatay siya, ang prayer, last prayer ni Elvis Presley, "Lord, I am so confused. Show me a way." At yun, mga kapatid, siya ay namatay at nasumpungan na mahigit 10 iba't ibang drugs ang nakita sa kanyang katawan. Tingnan mo, ang drugs, ang pera, ang babae, everything ay hindi makakasatisfy sa buhay ng isang tao. Elvis Presley was eventually driven by himself. Umaawit siya, mga kapatid, in the sense ng I did it my way, hanggang siya ay napahamak at namatay. I don't know kung gaano katotoo. He was restored by Billy Graham before he died. I don't know kung gaano katotoo. Mga kapatid, bago ako magtatapos sa aking mensahe, maraming mga tao na walang panahon sa Diyos. Merong mayaman dito sa Bible. Sabi niya, isang magsasaka sa chapter 12 ng Lucas. Pero wala akong nabasang kalabaw doon. At mga kapatid, sabi niya, ano ba ang gagawin ko? Ang yaman-yaman ko na. Ang dami-dami ng ating produce o harvest. What am I gonna do with my crops? Maya-maya sa kanyang pagbulay-bulay, sabi, eto ang gagawin ko, ipasira ko yung aking mga budiga at aking pagpapatay ako ng malalaki. At matapos kong gawin to, sasabihin ko sa aking kaluluwa, "Kaluluwa, mayaman ka na. Kahit hindi ka na magtatrabaho, just enjoy life. Eat, drink, and be merry. For tomorrow, you shall die." Pero mga kapatid, hindi kinabukasan siya mamatay sa gabing ito, sabi ng Panginoon, "Hangal, sa gabing ito, kukunin ko ang iyong kaluluwa at sino ang magmamana sa mga inimbok mo." Mga kapatid, life is unsure. Hindi mo hawak. You are not holding a guarantee in your life that you will be living until tomorrow or until next year. Wala po, dahil ang ating buhay, hawak lamang ng Panginoon. Ang ating mga buhay ay hawak ng Panginoon sa kanyang mga kamay. Kaya kailangan, para ma-insure ang buhay mo, ibigay mo sa Panginoon ang buhay mo. Turn your life over to the Lord and say, "Come on, Lord, I'm gonna give my life to you and drive my life." Dahil kung si Kristo ang magdadrive sa buhay mo, meron kang safe trip at journey, mga kapatid. Sa hapong ito, mga kapatid, hallelujah, alam mo ba kung saan ka patutungo? Mayroong mga matao na hindi sumasampalataya sa Diyos. I read one time that Mao Zedong, before he died, he was heard saying, "I shall see God." That was Mao Zedong. Si Francois Voltaire, sabi niya, "I wish I had never been born." Sabi ni Mahatma Gandhi, "My days are numbered. All about me is darkness. I am praying for light." And Joseph Stalin, mga kapatid, sabi ng kanyang anak na si Svetlana, "My father died a difficult, terrible death."
yung pong mga taong hindi sumampalataya sa Diyos, yung mga taong minura ang Diyos, yung mga taong pumatay ng maraming tao dahil sa pananampalataya sa Diyos, in their deathbed, while singing their swan song, habang sila'y naghihingalo, ni-recognize nila ang Panginoong Diyos. Mga kapatid, tayo ay uuwi sa Panginoon. Whether you like it or not, may pera ka, walang pera, maraming pera, uuwi tayo sa Panginoon. Kailangan ngayon pa man, ibigay na natin sa Diyos ang ating buhay at sabihin natin, come on Lord, I'm going to give you my life and run my life, lead my life, direct my life, and Lord God, drive my life. Upang sa gayon, mga kapatid, ano man ang mangyari sa'yo, meron ka, insured ka sa eternal life insurance company. Amen. Hallelujah. Friends, sa aking pagtatapos, who is driving the car of your life? Are you the one driving? Kung ikaw ang nagda-drive, you better make up your mind at magpasya ka. Mr. Preacher, ibibigay ko sa Panginoon ang aking buhay. I realize the futility of running and driving my life myself. Ibibigay ko at hahayaan ko si Jesus na siyang manguna sa akin. I tell you, without Jesus, you will have no salvation. There is no religion anywhere in the world that will offer you salvation. There is no pastor, there is no pope, or there is no missionary or any denomination that will offer you the guarantee of salvation. Only Jesus Christ. Kaya bago ka, mga kapatid, kunin ang Panginoon, lumapit ka sa kanya at sabihin mo, Mr. Preacher, I have understood the purpose of God in my life, so I'm now going to give my life to Jesus. Mga kapatid, gusto mo bang tamasain ang buhay na walang hanggan kasama ang Panginoon? Amen. Mag-isip-isip ka sa hapong ito, bibigyan kita ng pagkakataon. Make up your mind and say, Mr. Preacher, I am going to serve the Lord the rest of my life. Hallelujah. Hallelujah. I am going to let the Lord Jesus drive my life. Amen. From now onwards. Dahil walang magandang idudulot kung ako ang magdadrive ng aking sarili. Mapapahamak lamang ako. Tama. Dahil sabi ni Solomon, there is a way that seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. Mga kapatid, tayong lahat ay tumayo. Iyumuko tayo. Pwede ba tayong iyumuko? Hallelujah. Si Michael Jackson, di ba kamamatay lang? Mga kapatid, sayang ang buhay na pinapatakbo ng sariling kaisipan o kalooban. Michael Jackson was a member of Jehovah's Witness group. But he ran his own life without the personal encounter or relationship with Jesus Christ. Mga kapatid, I am giving you the chance to make up your mind and say, Lord, salamat, pinaalalahanan mo ako. I want you to drive my life. I am going to vacate the steering wheel, the front seat. I'm going to move over to the back seat. And Lord, move over to the front seat and handle this, the steering wheel and drive my life. Kapatid, hindi pera ang katubunan sa pangangailangan mo. May pera ka, malaki ang sweldo mo, pero malungkot ka pa rin. Hindi boyfriend ang katubunan sa pangangailangan. Hindi mga high-tech na gadgets ang katubunan ng pangangailangan mo. You know who is the answer? The answer is Jesus Christ. Kayong naririto sa hapon. I am giving you the chance to make up your mind. Sino sa inyo ang gustong si Kristo ang magdadrive ng iyong buhay? Would you please raise your right hands? The decision to serve the Lord and let Him drive your life is the greatest decision you can decide this afternoon.
matagal ka na. Matagal ka na. Tila lumulutang sa hangin sa walang katiyak ang buhay. May pera ka pero malungkot ka. Something is missing. You are looking for something that money cannot afford, money cannot answer. Tonight or this afternoon, the answer has come in the person of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Lumapit ka sa Panginoon. Sino sa inyo ang tatanggap sa Panginoon? Please, make a trip to the altar right now. Move over to the altar. Lumabas ka sa kinaroroonan mo. At sabihin mo, Pastor, Mr. Preacher, I feel the Lord knocking on the door of my heart. I feel the Lord, the presence of the Lord speaking to me right now. Okay, if the Lord, if you have felt the Lord right now, what are you waiting for? Lumabas ka, pumunta ka rito sa altar at sabihin mo, Pastor, okay, come on, pwede bang itaas natin ating mga kamay, ipikit natin ang ating mga mata. Come on, give your heart or self a release. Sabihin mo, Lord, salamat, ikaw lamang ang nagmamahal sa akin na totoo. Ang aking mga magulang, ako ay kanilang itinakwil, kinutya. Ang aking amo, ang aking mga kaibigan. But Lord, I feel that only you has really loved me, truly loved me. Lord, I'm sorry. I have snubbed you several times. I have heard the preaching of the word before so many times, but I have disregarded. Hallelujah. Hallelujah. To respond to your word. But tonight, this afternoon, the Lord, your word has come unto me, O Lord, very plainly. And Lord, I am making the final decision. Hallelujah. Hallelujah, sige mga kapatid. The Lord is here, come on, come on. Hallelujah, we will pray for you. The Spirit of the Lord is here right now. Hallelujah. The Lord is speaking to your heart. The Lord is touching you. I pray in the mighty name of Jesus of Nazareth. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, hallelujah. Oh God, move in the name of Jesus, hallelujah.